Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 234 ng ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Mandaluyong Public Cemetery upang ipagpatuloy ang paghahanap ng mga kilalang individual, dating artista, politiko, mga awit at sportsman na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang batikang abogado at politiko na nakilala sa kanyang panunungkulan bilang pangulo ng Senado sa tatlong termino noong dekada 90. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng sementeryo ang mausoleo ng mga Gonzales at ang huling antungan ni Senate President Neptali Gonzales. Si Neptali Alvaro Gonzales ay sinilang noong 10 ng Hunyo taong 1923 sa bayan ng San Felipe Neri o ang ngayon kilala bilang Lungsod ng Mandaluyong. Siya ay isang abogado at politiko na higit na nakilala sa kanyang paglilingkod bilang Pangulo ng Senado sa tatlong termino noong dekada 90. Si Gonzales ay nagtapos ng abogasya sa Philippine Law School at naging bar top notcher noong taong 1949 kung saan siya ay kasyam sa nakakuha ng pinakamataas na marka. Siya ay ang ama ng ngayong congressman at deputy house speaker na si Neptali Medina Gonzales II. Bago ang kanyang pagpasok sa politika, si Gonzales ay isang batikang abogado na nagturo bilang profesor ng law sa maraming pamantasan kabilang ang FEU kung saan siya ay naglingkod bilang dean ng FEU Institute of Law sa maraming taon. Noong 1967, si Gonzales ay nahalal bilang vice governor ng lalawigan ng Rizal kung saan siya ay nanungkulan ng 2 taon. Noong 1969, si Gonzales ay tumakbo at nahalal bilang mambabatas para sa unang distrito ng lalawigan ng Rizal. Ang kanyang termino ay naputol dahil sa pagdeklara ng martial law ni Marcos noong 23 ng Setyembre taong 1972 na nagresulta sa pagsasara ng Kongreso. Noong panahon ng martial law, si Gonzales ay nakilala bilang kritiko ng administrasyon ni Marcos at nagsilbi bilang abogado ng mga political prisoners, kasama dito ang dating senador na si Ninoy Aquino. Noong taong 1984, si Gonzales ay tumakbo sa Batasang Pambansa at nahalal bilang assemblyman para sa distrito ng San Juan, Mandaluyong. Ang kanyang termino ay muling naputol dahil sa EDSA People Power Revolution noong Febrero taong 1986. Sa pagpasok ng bagong administrasyon ni Cory Aquino, si Gonzales ay naitalaga bilang Secretary ng Justice kung saan siya ay naglingkod ng mahigit 1 taon mula Pebrero taong 1986 hanggang Hunyo taong 1987 bago ang kanyang pagtakbo sa Senado. Si Gonzales ay naglingkod bilang senador mula Hunyo taong 1987 hanggang Hunyo taong 1998 kung saan siya ay naging Pangulo ng Senado sa tatlong termino. Una dito ay noong Enero taong 1992 hanggang Enero taong 1993. Ikalawa ay noong Agosto taong 1995 hanggang Oktubre taong 1996 at ang huli ay mula noong Enero taong 1998 hanggang Hunyo taong 1998. Si Gonzales ay nagsilbi rin sa Senado bilang Minority Leader mula Oktubre taong 1996 hanggang Enero taong 1998. I hereby proclaim Joseph Ejercito Estrada as the duly elected president. Matapos ang kanyang termino sa Senado, si Gonzales ay tuluyan ang nagretiro sa mundo ng politika at naglingkod bilang pangulo at publisher ng pahayagang Manila Bulletin. Makalipas ang 3 taon sa Manila Bulletin, si Gonzales ay pumalo dahil sa heart failure noong 16 ng Setyembre taong 2001. Siya ay 78 taong gulang.
bilang pag-alaala sa kanyang di matawarang paglilingkod sa bayan. Ang isang mataas na paaralan sa lungsod ng Mandaluyong ay pinangalan sa dating senador Neptali A. Gonzales. Sa mga susunod na yugto, pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cemetery del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayano sa Taguig. Abangan sa channel ito at magpo-post din kami ng ibang mga video sa pagdalo natin sa Loyola Memorial Park sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel ito. Pagkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.